Alright, mga kamandirigma, isa pong mapagpalang araw ang aming handog sa inyong lahat. Pasteurizing ng mga wines. May mga purpose kung bakit natin kailangan na i-pasture yung mga wines, no? Ang una ay para yung lasa nung unang natikman mo ay yun pa rin yung lasa at hindi na siya mababago. Kumbaga, mag-steady na siya. Tapos ang pangalawa, tutulong na rin yun na papatayin yung mga bakterya, yung fermentation bacteria, katulad ng E. coli, Salmonella, saka yung Listeria. Shoutout nga pala sa ating masugi na taga-subaybay, si Sir Ronnie Carlos. Siya ang nagbigay sa atin ng idea na kailangang ipasture yung ating mga wines. Malaki pala yung kahalagahan ng pagpapasture. Maraming salamat din kay Ading Lerma. Sa inyong lahat, mga viewers, mga taga-subaybay natin, mga tumatangkilik ng ating mga produkto. So ngayon, meron tayo ditong pineapple, rice wine, corn wine. Itatry natin ito. So ito po yung basic na tinuro sa atin ng YouTube at saka ng nice. Website. Habang binubuksan natin is meron pa kasi yung mga acid niya. Ibiyahin natin kasi meron pang mga elemento ng fermentation ay kumukulo pa, may mga acid pa yan sa loob. Yun ang isang magkukos na pagbitak ng mga bote ng ating mga wines. So kung maipasture natin yan ay mamatay yung bakterya na andun sa loob, tapos hindi na siya kukulo. Kumbaga, kahit na alug-alugin na natin yan ay hindi na siya madagdagan na hindi na madaragdagan ng pressure, hindi na magkakaroon ng pressure sa loob para na salhi para ito'y pumutok. Yun nga. Malakas nga. Yun. Yan ang mangyayari kapag hindi natin siya na-pasture. So, yun. Sayang, no? Nag-overflow siya. Kita, at saka kita nyo yung, ano, yung reaction niya sa loob. Kumukulo. Maglagay tayo ng tawag nito, pressure rack siguro to, tawag nito, no? Kapatungan ng ating mga bote. So, nakasettle, saka natin ilalagay itong mga bote. Mainam, nasabay silang iinit ng tubig para hindi siya magbitak yung bote. Kasi pag mainit yung tubig tapos saka mo siya ilalagay yung bote, ay magkukos na bibitak yung bote. Sayang naman yung ating wine. So ito, no, yung tubig, yung ilalagay, yung papakuluan natin na tubig ay tatapat lang din dito, no? Hindi siya lalagpas dito sa ano, para hindi napapasok dito sa bunganga ng ating bote. O, yung sakto lang. Pero ito mahaba masyado itong ano, yung bote na pang-wine natin. Pero subukan pa rin natin yan, ha? Ganyan yung itsura. Ang problema niyan ay hindi natin siya matatakpan. So, gawa natin ang paraan. At i-check natin. Naku, parang may pumutok yata. Uy, kumukulo yung ano yung, kung nakikita nyo, kumukulo yung wine sa loob. Ando na sa kanyang boiling point. Yun, kumukulo na nga sila. Init. Yun. Patatanggalin na natin yung apoy. Ganito pala yung itsura, no? Yung tubig sa labas ay hindi kumukulo, pero makikita mo dun sa loob, yung mga wines, kumukulo sila. Pwede nating tanggalin, no? Dito, sa kumukulo, tapos palalamigin natin sa labas. Sana hindi siya mabitak. Alright? Yeah.
pumuusok. Sana maganda yung kalalabasan nito pag malamig na. At ito na siya lahat. Sari-saring klase ng wines. Makakainggan nyo na siyang inumin. Pero i-cool down lang natin. Saka natin sila titikman. At hanggang sa muli mga kamandirigma, magbibigay po ulit tayo ng updates sa mga wines na ginagawa natin. Sabay-sabay tayong matuto sa pag-upgrade natin ng ating mga wines, no? So pagdating sa wines, Sabdan wines lang. Okay na, ayos na. Tatak Cordillera.